Hey everyone! Para sa lahat ng mga gustong matuto ng mga basic na pananahi, lagi lang kayong manood dito. So ngayon sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng ruffles ng yung mga ordinaryong kurtina lang. Ako po ay may tatlong pamamaraan. Madali lang to at siguradong madali nyo matututunan. Takat ako ng 3 inches at 4 inches. Pero isa lang na sukat ito ang kailangan natin. Mamaya malalaman nyo kung bakit dalawa yung gagawin ko. Ang tawag po sa tela na to ay China silk. Ito yung karaniwang mga nakikita natin sa mga palengke na kurtina. So ayan, nakapag-cut na ako. Sunod na gagawin natin ay magtatahi na tayo. Uunahin po natin yung 4 inches. Bakit siya 4? Kasi yung gilid niya ay tutupiin. Tatahian po yun para hindi magnis-nis. So, maliit lang yung tupi. Kapag ka nahihirapan kayo, maglagay na lang ng pin. Ingatan lang na matusok yung mga kamay. Ayan, lahat ng gilid na tahian na, pwede na natin siyang gawing ruffles. Sa mga gumagamit ng ganitong klase ng makina, yung ordinary sewing machine, ito lang, ibaba nyo lang yung part na to para mag-sharing siya. Magsusukat tayo ng half inch, yan tayo magsisimula ng magtahi. Pero nasa sa inyo kung gusto nyong mas malaki, pero ako mas prefer ko yung half inch lang.
padaanan lang siya ng straight line hanggang sa dulo. Ito na ho yung unang paraan kung paano siya magkukulukulubot yung tela at magiging ruffles. Sa dulo, makikita nyo yung sinulid. Tapos, hahanapin nyo yung nasa pinaka ibabaw niya na sinulid. Hilahin lang po natin yung sinulid. Kailangan control lang yung paghila. Kasi, pwedeng maputol yung sinulid. Pag naputol yan, bubukas siya ulit, mawawala yung pagkakulubot niya, yung pagka-sharing niya. Hilahin lang paunti-unti hanggang sa dulo. Then, ayan, ruffles na siya. Pwede na siyang ikapit. Ito na yung pangalawang paraan. Dito naman, yung mga daliri mo ang kusang gagawa ng sharing. So, sa daliri nakasalala ito. Lalo na sa mga magpa-practice pa lang, kailangan kontrol yung pagtulak ng mga daliri sa tela at yung pag-apak sa makina. Ayan, okay na siya. Dito, pagkatapos nating tahiin, yun na, ruffles na siya, diretso na. Pwede mo na siyang ikap. Ayan, eto na ho yung sinasabi ko kanina kung bakit dalawang size, 3 inches at 4 inches. Ito yung 3 inches. Bakit siya 3? Kasi hindi na po dito magtatahi sa gilid. Ito yung pag inaabot tayo ng katam or yung tinatamad tayo magtahi sa gilid, may paraan dyan para wag nang magtahi sa gilid. Pero ang paraan na to, ginagawa lamang kapag ka marunong na, pag magpa-practice pa lang, mag-ingat po kasi baka magkaroon ng sunog. Kasi pag hindi pa nito marunong, masasayang yung tela nyo at masisira lang. Parang
Siya nga po pala, hindi lahat ng tela pwedeng gawin yung ganitong paraan. Hindi pwedeng sunugin yung gilid. May mga tela lang na pwede, pero yung iba hindi. Kapag kanilagay nyo siya dyan sa kandila, diretso sunog yan. Dahan-dahan lang at yung pinakagilid lang ng tela yung susunugin natin. Hindi siya pwedeng steady kasi pag in-steady mo yan, masusunog yan. So, control lang po ng pagsusunog. Kahit po i-brush nyo yan or labhan sa washing machine, hindi po yan magninisnis. Matibay yan. Ito po yung mangyayari kapag ka hindi mabilis yung pagsindi natin. Hindi talaga siya pwedeng steady lang kasi masusunog yung tela. Tulad nito. Kaya kailangan ganyan, bilis. Mag-ingat po tayo pag gagawin ito ha, kasi kailangan po ito ng practice. Yan, ito na lang dulo yung tatahian natin. At kung tinatamad pa rin talaga, pwede rin namang pati ito ay isama na dun sa mga sisindihan. Ayan, ito po yung aking mga preserved food. Yung ginagamit dito sa makina. Siguro sa mga susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Ito yung sa pangatlong paraan. Gagamit tayo ng tinatawag na sharing food. Yun nga lang po, hindi ito pwede dito sa ordinary sewing machine. So, hindi kasi siya subo. Doon tayo sa kabila, sa isang makina, sa high speed. Doon natin gagawin yung pangatlong paraan kung paano ko ginagawa yung Ruffles. Ayan, papalitan po natin yung nakalagay dito. Kasi gagamitin natin yung sharing food.
kapag may sharing food ka, walang kahirap-hirap. Eto lang, padaanan mo lang siya din. Yun na, sharing na siya. Ruffles na siya. Pwede nang gamitin kaagad. Wala na bang ibang cheche-boreche? Ayan, gawa na yung mga Ruffles. Ikakabit natin siya para makita. Meron naman ako ditong naka-prepare na napaglalagyan niya. Para makita natin yung kabuuan niya. Thank you.
Ayan, tapos na siya. Thank you for watching.